So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another video na naman na kung saan isang PBA update nga ang ating hatid sa ngayon mga bro, tungkol dito sa team na Magnolia Hotshot, Pambansang Manok at kung sino-sino nga ba ang mga bagong muka na nakita sa naganap na unang kanilang naging practice. Pag-usapan na rin natin itong nangyaring trade kagabi tungkol dito sa suspended player na si Kelly Nabong pabalik muli sa Northport, Batang Pier. Pero bago nga yan mga bro, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So isang trade na naman ang naganap kagabi mga bro sa pagitan na naman ng koponan ng Northport, Batang Pier at San Miguel Beerman na kung saan itong suspended player nga na si Kelly Nabong mga bro ay kinuhang muli ng Northport, Batang Pier kapalit nitong stretch big man na si Russell Escoto. Malamang marami sa atin ang hindi na nabigla sa pangyayaring ito kay Kelly Nabong dahil na rin sa kinasangkutan nitong gulo sa mismong practice ng kanyang dating team na San Miguel Beerman. Kaya naman sa pag-acquire nga ng Northport, Batang Pier sa kanyang muli bilang pangatlong beses ng kanyang PBA career simula noong 2013 to 2015, pangalawang beses noong 2017 to 2018 at pangatlong taon naman ngayong taon ng 2020 ay nagbabalik na naman itong muli. Magagamit itong si Kelly Nabong pantapat sa mga big man ng ibang PBA teams na posibleng magiging kapalitan o reliever ni Christian Stan Hardinger to provide his wide body inside the shaded lane. Samantalang isang magandang addition naman itong batang-bata na si Russell Escoto para sa team ng San Miguel Beerman, lalong-lalo na with his shooting ability beyond the arc na talaga namang mapapakinabangan sa team na ito. At kung matuloy ngang bitawan talaga ng SMB itong si Arwin Santos ngayong off-season ng PBA, ay siguradong itong bilas niya na si Russell Escoto ang aakupa sa posisyong iiwan nito. At mapunta naman tayo dito sa team na Magnolia Hotshot, Pambansang Manok para sa mga viewers natin na nagtatanong ng update about this team. So matapos nga ang hindi nila maidepensa ang titulong Governor's Cup ngayong ongoing conference na ito, ay muli nga pong nagbabalik ensayo itong nasabing team kahapon lang na kung saan halos lahat nga ng mga players maliban kay Mark Baroka na nasa bakasyon pa ay present sa kanilang unang practice kabilang itong mga bagong rookies na sila Aris Junicio, Yankee Haruna at Alvin Capobres. At para nga po sa mga nagtatanong mga bro, kung mayroon na bang nabigyan ng kontrata sa mga nasabing rookies na ito, ay sa ngayon nga mga bro ay sadyang wala pa dahil na rin sa lumalaro pa nga itong mga ito sa MPBL, especially itong si Yankee Haruna at Aris Junicio. Posibleng sa pagbabalik ensayo na Magnolia Hotshot na ito, ay titignan na rin kung sino nga ba ang mag-fit sa kanilang sistema at dito na nga sila magdedesisyon kung sino nga ba ang bibigyan talaga ng rookie contract. Ngunit kung ako nga ang tatanungin mga bro, ay walang kaduda-duda na Aris Junicio will be the biggest addition to this team that will bring another length and another defensive player. Samantalang itong kanilang bagong player naman nakaka-trade lang sa kanila na si Pinoy Fukuda na also known as Jackson Corpus na nanggaling sa Colombian Jeep kapalit ni Aldrich Ramos ay present din sa mismong kanyang unang practice. At isa pa ngang bagong mukha ang namataan sa nasabing practice na yan na mula pa rin sa team ng Colombian Jeep at ito nga ay ang binansagang Blake Griffin ng Pinas na si Lervin Flores. Si Lervin Flores mga bro kung matatandaan nyo pa nga ay drafted mismo ng Star Hotshot na ngayon nga ay Magnolia Hotshot, Pambansang Manok noong 2017 PBA draft bilang 9th overall pick. Ngunit agad ding itinrade after ng PBA draft sa Northport, Batang Pier kasama itong sila Joseph Gabayni at Julian Sargent para makuha itong si Robbie Herndon. Posibleng nasa practice ito sa nasabing team upang mag-tryout na malamang nga ay hindi na nabigyan pa ng contract extension ng Colombian Jeep. At yan lang sa ngayon mga bro ang latest updates at kung may iba pa nga kayong tanong mga bro ay huwag mahiyang mag-comment dyan sa ibaba at ating babasahin yan. This is Sports TV.